Hello guys, happy trucking channel everyone. Welcome sa ating channel. Dito tayo ulit sa Tipo. Ayan. Nakikita niyo naman, meron tayong mga wing van. So, nandito pala ako. Ayan, Tipo to guys. Ito yung number. Kung pupunta kayo dito, 9B or 9A. Ah. Tandaan nyo guys, no? 9A. Sa 9A tayo. And so for this video guys, meron tayong 10 PE double differential drop side. Ayan, kita nyo, re-review natin to guys. Dahil yung may-ari dito, ayan, kami naghahanap daw, eh i-feature natin to sa ating channel. Kung ikaw ay naghahanap ng 10 PE dump truck, double differential, drop side. Actually, maganda to, no? Yung gantong sidings. Shoutout sa mga taga Porac. Yan, mga nagkakarga ng mga sand and gravel. I think ito, gantong mga hinahanap nila. So, ito nga pala guys, isang inline na 10 PE. Yan, mga dash 2 to. So, tignan natin guys, no? Dito sa harapan meron siyang 11R 22.5. Ayan. Tapos syempre all season, yung gulong original from Japan yan, nakamolye. Ayan, ang molye niya is 1, 2, 3, 4, apat na molye. Ito yung condition ng chassis niya guys, no? Yung condition ng chassis niya, ayan. As is pa rin yan guys, no? So ayan, ito yung condition ng chassis niya guys. Yung appearance ng chassis niya guys, no, base sa unang layer ng pintura, mukhang pa-expired na yung pintura na nakakabit sa kanya. Especially guys, kasi ano to, Japan surplus. Ayan. Yung mga solera niya guys, napansin ko is kahoy. Pero pwede nyong papalitan yan guys. Body, meron yan. Siyempre, meron mga center post. Ayan. Ito din yung meron siyang toolbox. Merong 300 liters na tangke. Ayan. Mapansin ko lang din dito guys, makakapal pa yung mga gulong niya. No? Ayan. Original molye. Double differential, original molye. At center bogey type. Ayan. Original molye guys, no? Tatandaan nyo. No? Ayan. Dahil dito. At yung condition ng chassis. And then original body, hindi po siya converted, no. Makikita niyo yung mga U-bolt, I-bolt. Yan. Ito. Dito yan sa may driver side, no. Yun nandun yung spare tire niya. Yan. At syempre, papakita ko din sa inyo kung ilan ang sukat. Pero ang alam ko guys, ito po ay isa. Ito ay 3-peat. Repeat to guys, base sa nasukat ko, no. Ang mga nasa 3-peat to guys. Asensya na kayo ha. Gamit ko kasi sa 3-peat mahigit. Ayan. Yung taas ng sidings niya guys. 3-peat mahigit. 3-4-2. Punta tayo dito sa kabilang side. Alam ko guys, steel flooring to. Yung 10 PE. Pero kasi yung flooring siya, kasi yung solera niya, no, nakita nyo, kahoy. Dito tayo sa may kabilang side. Ito pa rin yung condition ng chassis niya. Guys, napansin nyo naman yun, no? Merong doon umuputok na, no? Yung sa may bandang unahan, sa may taas ng chassis niya. Pero repairable naman yan guys, no? Kung gusto nyo lang din, tubular side grills hanggang dulo. 10 PE again, double differential. Ano to, manual injection pump guys. Maganda din yung type ng ano nyo. Pero yung solera nyo lang guys, kahoy, papalitan nyo na lang. Yung alam niya naman guys sa appearance niya, hindi ko lang alam kung sang-ayon din kayo.
kung sangayon kayo sa appearance. Sa akin naman kasi guys, pag gantong mga condition, dapat mas binubusisi na maigi, no? Kasi iba pa rin kasi guys yung may experience eh. Kagaya ng gantong, may mga kliyente kasi na kahit gantong itsura, na-experience na nila yung gantong type ng chassis. Alam pa nila yung matibay sa hindi. So, syempre, ibang masiselan para sa kanila, hindi pa matibay yung ganito. Yung iba naman, okay sa kanila na ipa-repair. Ito yung sa ilalim. Original double differential yan guys. Kasi meron dito mga converted. I mean, dati siyang double differential siya, pero ang original nga guys malit na gulong. Mapapansin nyo yun guys, kapag pinalitan ng gulong, maliit yung differential. Hindi po lahat ng double differential, no, pare-pares ng performance. Kasi merong, baka akala nyo nakamura kayo sa double differential na bili nyo, yung pala maliit na gulong lang yung gamit ng original nun. Ganun kasi ginagawa ng iba dito guys. Papalitan nila ng 11 na rang gulong, sasabihin nila ng double differential, kasi bibenta lang nila magkano lang, 1.7. Pero ito guys, original double differential, original yung tire. 10 PE, ang presyo daw nito guys is 1.9 million. Yan, 1.9 million ang sabi sa akin dito. Well, kung gusto nyo puntaan dito sa mismong yarda, i-negotiate na lang bagong yard tipo. Pwede ko din kayo guys i-assist pagdating dito. Kung wala kayong kasamang mga mekaniko, don't worry guys, meron tayong mekaniko na pwedeng mag-decide para dun sa unit. So, yun lang naman guys. Maraming salamat. Happy Trucking Channel everyone. Thank you. Bye-bye and God bless.